Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, tabla na ang score sa pagitan ng Kanagawa at Takita. At ganado maglaro ang Kanagawa, lalong-lalo na si Sakuragi, na talaga namang ginagawa ang lahat upang makalamang ang kanilang kupunan sa laban. At hindi talaga mapipigilan si Hanamichi pagdating sa ilalim ng basket, kahit na magsama pa ang sentro ng Kanagawa at Takita. At dito na nagtatapos ang Chapter 57 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk, sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at wala anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisaan na natin ang Chapter 58 ng Winter Tournament. Nagawangan sa palpalin ni Sakuragi ang bola kay Minoru, na ikinatuwa talaga ng ibang manlalaro ng Kanagawa. Labas ka talaga, Sakuragi! Lalo mo akong pinapahanga sa mga ipinapakita mong galaw. Ikaw nga talaga ang susi ng Kanagawa para makarating sa finals. Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili. Grabe na talaga ang lalakong ito. Parang habang tumatagal, lalo siyang lumalakas. Nakakatakot siya sa ilalim ng basket. Pakiramdam ko tuloy, magiging bata ako kapag nagkaharap na ulit kami. Yan naman ang sabi ni Kokoda sa kanyang sarili, habang ang buong manonood ay talaga namang namamangha din sa larong ipinapakita ni Sakuragi. Ano? Isang napakagandang block ang nagawa ni Sakuragi! Grabe na talaga ang lalaking ito! Nung una, ginulangan niya si Mikyo. Tapos ngayon, itong si Minoru naman ay sinupalpal niya. Grabe, nakakatakot na si Sakuragi! Oo, tama nga kayo! At ang akala ko talaga ay makakaskore ulit si Minoru kay Akagi. Pero biglang lumabas si Sakuragi at nagawa nitong pigilan ang gagawing puntos ni Minoru. Ibang klase talaga itong si Sakuragi. Habang tumatagal, pagaling siya ng pagaling. Yan ang usapan ng mga manonood. Sa kabilang banda naman, si Sawakita ay napanganga na lang sa ipinakitang laro ni Sakuragi. Ano? Nagawang basahin ni Sakuragi ang binabalak na plano ni Minoru? Naku naman, mukhang hindi dapat kami magpabaya sa larong ito. Dahil mukhang lahat kami dito sa loob ng court ay meron talagang malaking improvement na nagganap sa buhay. Yan ang sabi ni Sawakita sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Akita ang bola at tinadala na ito ni Fukatsu papunta sa kanilang basket. Mga kasama, tabla na ang ating puntos. Ngayon, kailangan natin maibalik ang kalamangan natin sa kanila. Kaya naman, humanda na kayo dahil babawi tayo. Yan ang sigaw ni Fukatsu habang idinitribol ang bola papunta sa kanilang basket. Nang biglang lumapit si Sawakita kay Fukatsu. Senpai, maaari mo bang ipasa sa akin ang bola? Dahil gusto ko sanang ako muna ang magdala nito papunta sa ating basket. At magtiwala ka lang sa akin, Senpai, dahil meron akong binabalak na plano. Yan ang sabi ni Sawakita, na naging dahilan para ipasa agad ni Fukatsu ang bola papunta kay Sawakita. At nang hawak na ni Sawakita ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Rukawa, habang si Sawakita naman ay biglang umatake ng mabilis sa kanang depensa ni Rukawa. Subali, hindi naman nagpatinag si Rukawa sa ginawang atake ni Sawakita sa kanya, dahil mabilis din namang nadepensa ni Rukawa ang kanyang kanang depensa. Nang biglang umikot pa kaliwa si Sawakita, sabay step back ng napakahaba palayo kay Rukawa, na naging dahilan para malito na ng tuluyan si Rukawa at maiwan ito ng bahagya ni Sawakita. Ano? Isang step back? Hindi ko to inaasahan ah. Ang akala ko pa naman, ipipilitin niyang makalusot sa depensa ko. Kaasar, hindi ko na siya mapipigilan pa. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili, habang si Sawakita naman ay nakapwesto na sa 3-point lane. At talaga namang nakatitik ito ng seryoso kay Rukawa. Hanggang dyan na lang ba talaga ang galing mo, Rukawa? Ang akala ko pa naman ay magagawa mo akong pigilan. Pero nagkamali ako, dahil mukhang hindi mo na talaga ako kaya ngayon. Yan ang sabi ni Sawakita kay Rukawa, sabay talon at tira ng isang tres. At sa pagkakataon na ito, hindi na siya nasabayan pa ni Rukawa. Kaya naman, naipasok ni Sawakita ang kanyang tira, na ikinatuwa talaga ng buong fans ng Akita. Ayos! Isang tres ang pinakawalan ni Sawakita! Ang galing mo talaga, Sawakita! Ngayon, nasa inyo na naman ang kalamangan! Sige, Akita!
ipagpatuloy niya lang ang ganyang laro para mapanatili ninyo ang kalamangan sa kanagawa. Gawa kita! Akita! 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 Yan ang sigaw ng mga fans ng Akita. Sa kabilang banda naman, si Ayako ay biglang napatayo sa kanyang kinauupuan. Hoy kanagawa! Huwag kayong panghihinaan ng loob! Isang tres lang naman ang nagawa ng sawakita na yan! At alam ko naman na makakaya niyo din naman yung bawiin agad! Kaya naman kanagawa, humanda na kayo para sa opensa! At bawiin niyo na ang kalamangan sa Akita! Dahil tayo dapat ang manalo sa laban na ito! Yan ang sigaw ni Ayako. Sa kabilang banda naman, hawak na ng kanagawa ang bola at dinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Sawakita, babawian kita Sawakita. Ngayon, makikita mo ang tunay na laro ko. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sabay atake ng napakabilis sa kanang depensa ni Sawakita. Subalit, hindi naman nagpatalo si Sawakita kay Rukawa. Kaya naman, agad na dinepensa ni Sawakita ang kanyang kanang depensa. Nang biglang umikot pa kaliwa si Rukawa. Sabay step back ng napakahaba palayo kay Sawakita, na naging dahilan para malito na ng tuluyan si Sawakita at maiwan ito ng bahagya ni Rukawa. Ano? Isang step back? Pero itong ginawa ko sa kanya kanina. Nakakaasar naman, kinopya niya ang galaw ko at natali niya pa ako sa sarili kong galaw. Yan ang sabi ni Sawakita sa kanyang sarili. Habang si Rukawa naman ay mabilis na tumira ng isang tres. At sa pagkakataon na ito, hindi na siya nasabayan pa ni Sawakita. Kaya naman, naipasok ni Rukawa ang kanyang tira, na naging dahilan para maitabla na ulit nila ang score. 13-13, tabla na ang score. Ayos! Isang tres! Nakabawi agad si Rukawa kay Sawakita. Ang usay mo talaga, Rukawa! At tama nga ang aming hinala! Nababawi ka kay Sawakita! Sige, Rukawa! Talunin mo yung si Sawakita! Yan ang sigaw ng mga tropa ng Kanagawa. Habang si Sendo naman ay napatitig na lang kay Rukawa. Ang tuso mo talaga, Rukawa. Iniwan ka ni Sawakita kanina gamit ang ganyang step back. Tapos ngayon, ginawa mo din sa kanya ang ginawa niya sa'yo. Iniwan mo din siya gamit ang kanyang galaw na step back. Parang inaasar mo pa siya lalo sa ginawa mo na yan. Siguro naiinis na ngayon si Sawakita. Dahil ang kanyang signature move ay ginaya mo nung walang kahirap-hirap. Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, si Rukawa ay biglang nilapitan si Sawakita. Ano na Sawakita? Hanggang dito ka na lang din ba talaga? At anong pakiramdam ng ginisa ka sa sarili mong mantika? Sige, mag-step back ka pa. Napakadali lang naman ang mga galaw mo. Yan ang pagyayabang na sabi ni Rukawa na ikinainis talaga ng gusto ni Sawakita. Aba, yumayabang ka na. Pero sige Rukawa, ngayon babawian kita at ilalabas ko na ang tunay kong laro para ipakita sa'yo na sobrang laki ng agwat nating dalawa. Yan ang sabi ni Sawakita. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Akita ang bola at dinadala na ito ni Sawakita papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Rukawa. Hey Rukawa, ngayon ipapakita ko sa'yo ang laro ko na kahit kailan ay hindi mo pa nakita. Yan ang sabi ni Sawakita. Sige lang Sawakita, ipakita mo lang sa'kin ang galaw mo dahil hindi din naman yan uubra sa'kin. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Nang biglang umatake si Sawakita sa kanang depensa ni Rukawa. Subalit, hindi naman nagpatalo si Rukawa at tila sinasabayan nito ang opensa ni Sawakita. Huli ka Sawakita, sinabi ko na sa'yo diba na hindi na uubra pa sa'kin ang galaw mo. Yan ang sabi ni Rukawa habang sinasabayan si Sawakita. Nang biglang umiti si Sawakita, sabay paso ng bola papunta sa kaliwang kamay nito. Sabay ikot ulit sa kanang depensa ni Rukawa na naging dahilan para malito na ng tuluyan si Rukawa at maiwan na ito ni Sawakita. At ang malapit na si Sawakita sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang slam dunk at pumasok ito sa kanilang basket na ikinatuwa talaga ng buong fans ng Akita. Ayos! Isang slam dunk pa naman ang ginawa ni Sawakita! Pero ang kanyang galaw ay ngayon ko palang nakita! Nakakamangha ang lalaking ito! Meron pala siyang mga ganyang galaw na hindi niya ipinapakita sa atin! Yan ang manghang sabi ng mga fans ng Akita. Habang si Rukawa naman ay talaga namang nagulat sa galaw ni Sawakita. Ang bilis niyang magbago ng direksyon. Ang akala ko pa naman ay sa kaliwa na talaga siya pupunta. Pero hindi pala. Anong klaseng galaw ba ang ginawa niya? Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili.
nang biglang napatayo si Sendo sa kanyang kinauupuan. Ano? Naiwan niya si Rukawa nung ganong kadali? Anong klaseng galaw ba ang ginawa ni Sawakita? Binato niya ang bola pakaliwa tapos umikot siya pa kanan? Nakakalito ang ganong galawa. Yan ang gulat na sabi ni Sendo. Nang biglang nagsalita si Coach Hansay. Hindi yun bago, Sendo. Ang ganong galaw ay sobrang sikat sa Amerika at isa sa mga pinaka-epektibong galaw para maiwan ang iyong bantay. Yan ang sabi ni Coach Hansay. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kanagawa ang bola at dinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Sawakita. At sa pagkakataon na ito, desperado na si Rukawa na bumawi kay Sawakita. Kaya naman, mabilis itong inatake ang depensa ni Sawakita. Subalit, sa pagkakataon na ito, agad namang nabasa ni Sawakita ang binabalak na pag-atake ni Rukawa. Kaya naman, na-steal nito ang bola kay Rukawa. At ang hawak na ni Sawakita ang bola, mabilis niya din naman itong i-trainable para sa isang pass break. At ang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at akmang gagawa ng isang slam dunk. Nang biglang sinabayan ito ni Sakuragi, "Hoy Gunggong, hindi ka makakapunta sa akin!" Yan ang sigaw ni Sakuragi. Habang si Sawakita naman ibiglang napangiti, sabay pasa ng bola papunta kay Masashi. At nang hawak na ni Masashi ang bola, agad naman itong tumalon at akmang gagawa ng isang slam dunk. Nang biglang sinabayan din siya ni Sakuragi, "Hoy Masashi, hindi mo magagawa ang binabalak mo! Dahil hanggat nandito ang henyong si Sakuragi, hindi ko kayo ahayaan na makapuntos ng ganong kadali!" Yan ang sigaw ni Sakuragi habang sinasabayan si Masashi. Subalit, sa pagkakataon na ito, mas nakalamang si Masashi kay Sakuragi. Kaya naman, nagawang matalo ni Masashi ang depensa ni Sakuragi at nakagawa ito ng isang monster slam dunk. Habang si Sakuragi naman ay tumilapon sa ilalim ni Masashi dahil sa sobrang lakas ng ginawang dunk nito. Nang biglang pumito ang referee. "Foul! Counted! One free throw!" Yan ang sigaw ng referee. Naikinagulat talaga ng buong koponan ng Kanagawa. Ano? Isang slam dunk ang ginawa ni Masashi sa mismong harap ni Sakuragi? Naku, hindi ako makapaniwala na nagawa ito ni Masashi kay Sakuragi. Yan ang sabi ni Ryota na talaga namang gulat na gulat. Nang biglang nagsalita si Coach Takato. "Mali ka, Miyagi. Dahil si Sakuragi ay nakafocus kay Sawakita. Kaya naman, hindi nito nagawang maghanda ng gusto para sa slam dunk ni Masashi. Kaya natalo si Sakuragi sa sabayan nila ni Masashi. Pero kung nakapaghanda lang sana si Hanamichi, malamang sigurado akong kaya nitong talunin si Masashi." Yan ang sabi ni Coach Takato. Nung biglang sumigaw si Haruko, "Hanamichi, ayos ka lang ba? Pero sana ayos ka lang! At huwag kang susuko, dahil andito lang kami lagi para sumuporta sa'yo! Kaya naman Sakuragi, tumayo ka na! At ipakita mo sa buong mananood at buong koponan ng Akita na ikaw ang pinakamagaling na manlalaro dito sa Japan!" Yan ang sigaw ni Haruko. At dito na nagtatapos ang Chapter 58 ng Winter Tournament. Isang nakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganana kung gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip ng ating ads.